Hello guys! Welcome back to my channel. Kung napapansin ninyo, ay madalas akong walang live streaming at madalas wala rin akong uploads kapag Saturday and Sunday. Kasi yan lang yung mga araw na pwede akong samahan ng aking husband. At ngayon ay nandito ako sa harapan ng hospital. Nandito kami sa may waiting area sa labas kung saan ay napakainit. Ayan, before ako nandito, pumila muna ako dun sa labas. Ayan, 8:12 a.m. ako. Nakalista pang number 10 ako sa kanilang pasyente. Ayan, naghihintay muna ako dito sa labas. Ayan. Dito ako sa sa laboratory. Ayan, nagpa-check ako ng dugo. Kagagaling ko lang sa guys, sa IM. Ayan. At nagpa-check ako ng aking heart. Ayan, para kailangan ko kasi kumuha ng clearance ng cardio ko para makapagpabulot ako ng ipin. Kailangan ko kasi magpa-extract ng ipin. So, kailangan ko sa dental. Ito, kailangan din daw. Tapos, kanina, nag-ECG na rin ako kanina. Yun. Kaya, ayan. Ito ko ngayon. So, hinihintay ko na lang si Javi kasi nagbayad siya sa cashier. Ayan, para makuha ko yung result nitong dugo ko. Ayan, check nila kung mataas ang sugar ko. Kasi naman, ang hilig-hilig ko sa cake. Diba? As in, cake lover talaga ako. Sweet lover. Kaya, tingnan natin guys kung anong result. Sana maging okay. Ayan. Ngayon lang ako magpapacheck ulit ng aking blood sugar. Sana maging okay yung result. At alam niyo ba guys, umabot ng 170 yung aking BP kanina pag check sa akin. Paano naman after mga 2 hours, ayan, mga 2 hours ako naghintay doon. 2 hours ako naghintay sa baba, sa labas. Tapos sobrang init, as in sobrang init talaga. Grabe. Kaya ayan, parang putok ng ulo ko sa sobrang init. Dito ko, sobrang init talaga. Feeling ko parang mahi-heat stroke ako dahil parang nahahigh blood na ako, naiinis na ako sa kakahintay. Akala ko kasi, parang naghihintay lang ako ng wala. Pero, yun pala, ang daming pasyente sa loob. Ang daming naghihintay din. At hindi rin sila basta makapagpapasok sa loob ng hospital kasi social distancing nga. So, hindi pwedeng mag-siksikan doon sa loob. Yan. Kaya nandun kami kanina sa waiting area na hubby ko. Sobrang init. Sobrang hirap. Ayan. At ano pa ba? Nagugutom na ako. Sobrang gutom na ako talaga. We'll see kung anong result after ilang minutes. Wait lang na. Wait lang natin guys. Ayan, si Javi nasa cashier pa. Nagbabayad pa siya. Dito lang ako, waiting, para ma-print na yung result. At ibibigay ko kay doktora sa itaas, sa kanyang clinic. And then, pero okay na yung ECG ko. Na-check na ako. Okay naman, clear naman. So, I'm so happy and so blessed. Ayan, thank you Lord, kasi clear yung aking ECG. Yung aking heart. Ito na lang sa may sa may blood sugar na lang tinitingnan sa. Okay. We'll see you again later, guys. Tingnan natin yung result sa aking blood. Okay? Ito na yung result ng aking blood. Okay. Nandito na ako, guys, sa harapan ng clinic ni doktora. Ako na yung next patient. Siyempre, as usual, kinakabahan ako habang naghihintay ako na lumabas yung pasyente sa loob. At ako na yung susunod na i-check up ni doktora. Sana guys, ayan, let's all pray na maging okay yung result.
at sana payagan ako ni Doktora sa medical extraction or root canal na gagawin sa akin ng dentist ko. Sa kay doktor mo na yan, di ba? Sa kanya din. Nagkakilala nga sila dito eh, nung pacheck. Ngayon lang, nung nagpacheck ako sa kanya, parang kilala ka. Sabi niya, ako din kilala ka. Sabi ko, syempre, nasa butika kami nun, sabi ko. Sandali. So, yung sabi mo na past medical, di ba, parang meron kang rheumatic heart noon. Opo, nung bata pero, pa. Pero bata ka pa. Bata pa. Kung more or less, kailan ka na dumi doon ang bakang gagawin mo? Mag-high school, no? Pero matigas daw ang ulo ko. Kasi sabi ng doktor, dapat 21, hanggang 21 years old daw ako gamot. Pero, in-stop ko na dahil, sabi ko kasi kay mama at papa, ang samang-sawa na ako sa lasa. Ayoko na, sabi ko. Kaya hindi yata umabot ng 21, sabi. Na naman do. Ano mga may mga operations ka ba na... Yung tonsillitis ko do. Tonsillectomy ka naman. Kailan yung tonsillectomy? High school din po. Isa lang. Dalawa po yung nakita ko sa bote. Okay, good. Bakit po may isa lang po ba na ano na inoopera? Kasi minsan kung isa lang yung thing. Kaya nga dalawang tonsil, di ba? Ito at saka ito. Ah, pwede po pala yung isa lang alisin. Dalawa po yung inalis. Dalawa po. Nakakapagpabago po ba ng boses yun? Siguro, konti lang. Pero hindi siya. Hindi kaya yung thyroid dyan. Parang ang bilis ko kasi mamalat. Ganun. Oh, okay. Wala ka ng defense. Ayun po ba yun? Wala na akong pambara. Nung high school po ako, mga first year high school ata. So, more than 20 years nga, no? Wala na, diba? Wala naman ako. So, family history, ano meron ka sa side ng kapat mama mo? High blood? Okay, ano pa? Ano pa ba? Yung sa kidney ni Papa? Ano ba tawag mo? Yung nagda-dialysis siya? Ah, so, meron sa antibiotics yun, ano? Opo. Okay, yes, one kidney. Father. Tapos, may nervyos ata si mama. Di ba alam nyo naman yung doko? Kinala nyo, no? Sa inyo lagi nagpatingin, di ba? Wala naman diabetes, eh. Pero, in-check pa lang yung diabetes mo ba? Sige po. Never ka naman mag-smoke, ano? Hindi po. Alcohol, wala? Wala din po. So, yung right now, wala ka naman colds pa? Wala naman po. Pero yung sabi mo, kagabi lang ba yun? Meron ka konting chest pain? Hindi naman po chest pain. Parang ano, ang bilis nung ano, pinting. Ah, okay. Pag napupuyat lang naman do. Asa naman, normal naman yung leg mo. Normal yung leg mo dito. O di okay na po yan. No. Magaling na. Maganda siya. Kasi bakit po, pag bumabalik po ba yun? Yeah, yung sa heart, ano ko? Possible lang. Ay, ganun po ba yan? So, once meron ka na, yun, meron na. Ano po yung makakapagpa-trigger doon? Ano kasi, it's more on parang acquired na yan. Okay? Kaya kung minsan, yung exposure mo din, kasi kaya nga, lalo din, yung mga cough, colds, those are signs na may kanilang BBB. Possible yun. Huh? Hindi lang ang sinabi na pwede na karoon ka nun, hindi ka pwede ulit. Ah, okay. Kala ko kasi, pag clear na, magaling na, as in wala na. Don't be complacent. Eh, yung sa dugo po, kumusta po? Okay naman. Hindi po ako diabetic. Hindi naman, so far.
Ay, salamat. So, okay pa po kung magkakain ng cakes, ng mga pastries. Sabihin niyo, Dok, para alam ko yung mga kakainin ko. Hindi pa rin, pero siyempre, mas maganda na lang yung... Moderate. Oo, huwag natin yung excess. Pwede po bang everyday ako nag-sweets? Hindi, wala kayong sabi, pero pwede kasi makakwari yan. Wala lang masama, pero siguro from time to time din, lalo na kung meron kang symptoms. Like for example, nakakilita na natin si bebe. Minsan, ano pa? Kaya ang sinabi sa akin ng doktor, 2 liters a day daw po ang kailangan kong ano, inumin. Kaya nga, mas careful ka rin. Nalungkot akong bigla. Nalungkot akong bigla dahil yung cake, favorite ko yan. More cakes. Eh, Dok, sa maalat po. Yun din. Dapat ka, pati maalat, pati fast. So pwede po ako kahit na next week na lang ng Sabado magpa-extract ng ipin. Pa kahit po root canal okay lang din po 'yon. Root canal okay lang din po. Kailangan pa ba ng ano? Ulit o hindi. Kasi ito na kasi involved kahit anong dental procedure. Oh, sige po. Basta sure ka wala kang iniinom. Wala naman po akong iniinom. Ha? Wala po. Dapat po ba may inumin? Hindi, ang ano po lang kasi po, kahit nasabihin na na-resolve na meron pong sinabi si doktora. Ano? Wala naman po. Wala naman siya sinabi. Kasi kung talaga nagka-HD ka rin mo, although di ba maganda yung ECG? Opo. Hindi na doon nakakuha ka, nakasumagayin ka doon. Ano po yun? Hindi ko ba nag-penicillin doon? Hindi ko na po maalala eh. Pero yun na lang, kasi pwede kasi magbigay ng, just to prevent, no? Magkaroon ng mga pansa infection, gano'y endocarditis, mga gano'n. Minsan, ginagawa namin, nagbibigay kami ng antibiotics, parang 24 hours. Before? Before ah, okay po. Like for example, hindi ka allergic sa penicillin. Hindi ka allergic sa mga amoxicillin. So, ginagawa na namin, kahit sana papaano, pakainom ka ng 2 grams 24 hours before. So, allergic sa 2 grams, pero parang kapot ka siguro mag-take ng 2 grams talaga. Magkawin mo, pwede ka mag 500, 4 times a day. Ganun lang. Hindi na sasuggest na lang natin. O, sige po. Kung ano po yung sa tingin niya na the best? Inaan. BP po sa labas. Labas po ako. Para yung ilalagay ko kasi nag-BP mo. O, sige po. Kali mo na lang ha? Opo. Ay! May slide ako. Excuse me, pa-BP daw ako. May butal. Wala po, hindi po ako nakakapag-check kasi nasira yung BP namin sa bahay. Dapat yata may BP ako lagi. Ano po? Ano po yun? Every, kailan po ang dapat na nag-check ako ng BP? Morning tsaka gabi. At least wala yata naman akong maintenance. Diba? Eh kasi yung trabaho ko po online kasi. Kasi limang ano yan, ilang araw? 4 pieces lang. 4 pieces lang naman. Before yan ako. Oo. So kunyari kinabukasan ako magpapa-extract ganun. Dapat iurong ko ng ano. Ay, isang araw na ba yan? Oo.
Araw, okay. Isang araw lang yun. So, mga Friday na siguro ako magte-take niyan kasi Sabado ako magpapa-extra. Oo. Oo, dito na lang daw. Sabi niya. Alam na niya, hinihintay na nga niya yan eh. O kasi dala ako kay doktora kung sino yung marirefer niya. Oo nga, yun yung sinabi niya. Sabi ko parang na-nervous naman yata ako ng doktora. Parang gusto mo yung malapit lang ako. Bakit? Bakit gano'n? Parang kung ano yung nangyari sa akin. Kasi lalo na, buti sana kung wala kang sakit sa puso dati. Oo nga. Akala ko ba pag clear na eh, wala na. Yung pala bumabalik pa yun. Gano'n? Bakit? At saka kung nag-stress ka. Eh di, dapat lagi ako masaya. Hindi pwede. Okay, sige. Parang sulat doktor din naman yung sulat mo. Hindi ko rin ata maintindihan. Tinoklak na humaga, tinoklak na humaga after mo yan ba? Alas-alas ng hapon na. Four times talaga? So, 6, 10, ano yan? 6, 10, 2, tsaka? 6 ulit. 6, 10, 2, 6. 6, 10, 2, 6. Oh, yan. 6, 10, 2, 6. O, oh, diba? Ay, makaka-uwi na kami. Makaka-aircon na ako. Less on salt at saka salty at saka fatty. Okay lang naman daw eh. Pero yung sweets, okay pa. Babasan mo na rin, baka mama mag-ibig. Masarap eh. Kaya ka naman mag-sample lang, para at least kami naman. Para happy lang. Sige. Ay, ang ibibigay ko dyan ay... Lahat, ito nga. Ay, lahat dyan, napakita ko. Okay, sige. Pa-schedule ko na kaya, para Saturday, ano na, alam na, no? Ay, nandyan pa kaya si doktor. Di ba hanggang 12 din yata siya, eh? Jane, nandyan pa si doktor, ha? Jane? Jane, nandyan pa si doktor, ha? Yeah, sige. Pa-schedule na ako sa kanya. Pwede naman, di ba, pag-schedule, kailangan pa ba lang pipila na naman ulit ako? Sa Saturday? Oo nga. Sa amin lang sa kinimang sa... Mas marami kasi dito lagi. Kung isa yung tira sa amin ng 500, tapos yung isigili lang sa 70, ba rin 770? Okay. Deal. Ayan, waiting na naman ako. Ha? Ang gala shoes? Dito naman ako ngayon guys sa dental clinic ni doktora. Ayan. Bawal na ang ano camera kaya mamaya i-off ko na to. Okay. See ya. My schedule for extraction will be on Saturday next week because I need to take antibiotics for 1 week. After how many days ay nag-text sa akin si doktora? At ang sabi niya ay hindi na ako mabubulutan dahil hindi siya makakapag-clinic for 2 weeks. Kaya kailangan puntahan ko na lang yung aking dating dentist na kung saan ako ay nagkaroon ng temporary pasta dahil nakainom na ako ng antibiotics. And kaya ito na guys. Today is Saturday and it's my dental checkup. As you can see, I was filling up the form for my information. 8 a.m. na guys at na-late pa rin ako. Dapat mga 7 o'clock nandito na ako kasi may mga pasyente na sila ng 7 o'clock. Masyadong maaga pero kailangan kong maaga din para mas mabilis matapos dahil sobrang init dito sa lugar namin. At sumasabay pa ang migraine ko. Sobrang sakit ng aking migraine. Dala ko nga pala dito guys ang aking captured image ng aking x-ray sa aking ipin. Ayan. At ito naman yung form para sa CP clearance na result ng aking ECG. Ayan.
at pati na rin yung aking blood chem. Ayan, para sinigurado ni Doc na okay na ako for halimbawa magkaroon ako ng extraction or root canal. At ito rin yung mga antibiotics na pinainom sa akin ng mga doctors. At kasama ko syempre ang aking husband. Dito ay makikita ninyo kung gaano na ngayon ka-strict ang mga dental clinic. Ito, meron silang mga ganyan na machine. Ayan. May mga pagbabago na ngayon dito sa dental clinic. Ayan, ganyan na yung mga scrub suit ng mga assistant ng doctor. At meron na rin sila pinapafilapan na dental screening questionnaire form. At chinecheck na rin ang aming pulse, body temperature. Nung unang dental check-up ko dito, na nagpa-temporary pasta ako, hindi pa ganito ka-stricto ang kanilang dental. Ayan, makikita nyo yung aking eye bags. Ang laki na ng eye bags ko, guys. Ayan, kaka-YouTube! Ayan, medyo kinakabahan ako, guys. Malalaman natin mamaya kung papastahan na ba ako ng permanent or bubunutan na ba ako or iro-root canal ang aking ipin. Last week, guys, akala ko naka-close ang dental clinic dito. Kaya doon ako nagpunta sa hospital na kung saan malapit lang sa bahay namin. And nalaman ko nga na naka-open pala sila kahit nung lockdown. Kaya andito na ako, guys, para ma-check kung anong gagawin sa aking ipin. Kinakabahan na ako, guys, kasi malapit na ako na yung susunod na i-check up ni Doc. Imagine, guys, from 7 a.m. pang-apat ako sa mga pasyente na pumila dito. So, kung gusto mong mauna ka sa pila, dapat mas maaga ka pa sa 7 a.m. Ayan, tingnan nyo yung mga suot ng mga staff ni Doc. Ayan, lahat sila nakaganyan ng suot. Para silang mga nasa spaceship. Ayan, ako naman ito, guys. Ayan naman ang suot ko. Ayan, para lang akong magpapakulot. Para lang ako magpapa-parlor. Pero hindi, guys. Ayan, sine-check na ako. Ayan. Pero alam nyo ba na medyo nag-alangan yung assistant ni Doc nung marami siyang malaman about sa akin. Dahil meron akong heart ailment. Ayan, hindi niya ako basta pwedeng galawin. Kaya hinayaan niya si Doc na lang muna ang mag-check sa akin. Sa loob ng clinic ni Doc, napakalamig, ang lakas ng aircon at giginawin na naman talaga. Napaka very convenient ang clinic niya, kaya very proud naman ako sabihin ito na ipakita din sa inyo kung saan ako nagpapa-dental. Ayan. Tingnan nyo naman yung color ng wall ni Doc. Ayan, ang ganda. Hindi lang namin nakuhanan yung loob ng buong clinic niya kung gaano ito ka-fully equipped. Ayan, kumpleto ng mga machines. At meron siyang, ayan, may LED siya dyan na maipapakita niya sa inyo kung ano yung nangyayari doon sa ipin niyo, kung ano yung image. Ayan. So, dito ay ina-explain na sa akin ni Doc yung nakikita niya sa x-ray ko. Ayan. At next week na pagbalik ko ay saka pa lang kami magde-decide kung ano ang pinakamagandang gawin sa aking ipin para ma-save pa yung ipin ko. Ang sabi ni Doc ay i-observe ko muna yung ipin ko. So, I'll see you guys next week. Bye! Hello guys! After 7 days, nandito na ako sa dental clinic. At ito katatapos lang ng aking permanent pasta. Sabi ni Doc, ito na lang daw ang pinaka-the best na magagawa ngayon para ma-save pa ang aking ipin. Kaya permanent pasta na lang muna ang ginawa. So, hindi na ako nagpa-root canal, hindi na rin ako nagkaroon ng extraction. Sa x-ray ko kasi, wala namang nakita si Doc na damage ng ipin ko. Nangingilo lang naman siya. Dapat kasi, nung before nag-lockdown, ay bumalik ako sa kanya para ipa-permanent pasta. Kasi temporary pasta lang yung nilagay niya sa ipin ko. So, nag-lockdown nga siya ng after
months yato or 3 months. Kaya ayan, namaga yung gums ko. Ayan. Kaya bumalik ako sa kanya para yun, naging permanent pasta. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!